gusto mong palabasin? Si Rina ba ang batang iniwan ko sa'yo noon? Sheila, ano bang pinagsasabi mo? Siyempre, anak mo si Rina. Bakit mo naman naisip na hindi siya yun? Walang balat ang anak ko. Si Rina meron. Paano mo ngayon paliliwanag ngayon yun, Maneng? Sheila, ilang araw pa lang naman na isilang yung bata nang iniwan mo sa amin. Hindi mo lang siguro naalala o hindi mo lang siguro napagmasdang maigi. Pero may balat yung anak. Hindi ako pwedeng magkamaris tungkol sa anak ko! Log? Gusto mo kantahan kita hanggang makatulog ka? Higa ka na, tatabihan kita. Ang inay ko, ah. Ang kapal mo rin naman, ano, Sheila? Ang nanay ko na nga nagmagandang loob na alagaan ang anak mo habang nagpapakasarap ka sa Japan, tapos pagdududahan mo pa siya ng ganito? Dahil alam ko may tinatago siya sa akin! Paano ka naman nakakasiguro? Eh, wala ka nga nung lumalaki si Rina! Tapos gugulohin mo nanay ko dahil sa anak mo? Hindi ako nang gugulo! Gusto ko lang malaman ang katotohanan tungkol sa balat ng bata! Teka nga muna, bakit ba biglaan ang paninita mo? Kailan mo nakita si Rina? Eh, hindi ba iniwan mo siya sa kamay ni Katrina? Oo. Sige nga, Sheila, sabihin mo nga, bakit, paano, at kailan mo nakita ang balat ni Rina? Nagpupunta ka ba ulit sa mansyon? Doon ba kayo ulit nagkakasama? Teka nga, bakit ba ako ang kailangan magpaliwanag? At saka iba naman ang pinag-uusapan natin, ha? Ngayon, kung wala kayong masagot na matino sa akin, aalis muna ako. Pero tandaan nyo, hindi pa to tapos. Aalamin ko pa rin ang totoo. Sa'yo ang sulat na to. Ninakaw mo kay Vanessa? Hindi po. Nailagay po yan sa bag ko. Napagkamalan po yata ang bag ni Vanessa. At nung nalaman mo na para kay Vanessa ang sulat na to, bakit hindi mo binalik sa kanya? Bakit ka gumawa ng peking sulat? Kasi po, sinabi sa sulat na mahalaga ang susi na yun. Kaya naisipan ko pong itago para walang makakuha na iba. May nalalaman ka ba tungkol sa laban ng tinutukoy sa sulat na ito? Wala po. Na kanino ngayon ang totoong susing pintas? Sorry ko na po. Wag na. Sa'yo na muna. Po? Ang sabi ko, sa'yo na muna yan. At tulad ng ginagawa mo ngayon, wag na wag kang aamin
kahit kanino. Kung kanino talaga galing ang susing yan. Pero, bakit po? Dahil sa tingin ko, mas mapagkakatiwala ang kakaysa kay Van kesa sa ibang tao dito. Alaga ang maigi yan, Marie. Pag-ingatan mo. Huwag na huwag mong tatanggalin sa leeg mo. Naiintindihan mo? Napaka-iskandalosa talaga niyan si Sheila. Nakakahiya. Mabuti na lang. Hindi nagising si Abel sa kanya. Kahit kailan eh. Talagang wala nang ginawa sa atin yung Sheila niyan, kundi manggulo. Nay, pinagtanggol ko lang kayo kanina dahil ayokong binabastos kayo ng babaeng yun. Sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Anak ba talaga ni Sheila si Rina? Ano? Anong sinabi mo? Nay, nakita ko na ang balat ni Rina. Malaki yun. Alam nga naman hindi napansin ni Sheila yun nung ipinanganak ni si Rina. Matagal lang hindi nakita ni Sheila si Rina. Kaya siguro, nakalimutan niya na yung balat ng bata. Imposible yun. Ba't hindi kayo makatingin ng diretso sa akin? May tinatago ba kayo sa akin, Inay? Wala akong tinatago. Si Rina ay anak ni Sheila. Yun lang ang masasabi ko tungkol doon. Nasa sa'yo na yun kung maniniwala ka o pagdududahan mo ang sarili mong ina. Ella, anong ginagawa mo dyan? Wala po. Ba't hindi ka pa natutulong? May problema ka ba? Ayoko sa kwarto ni Inay. Galit ka pa sa kanya? Hindi mo siya kayang tabihan sa kama dahil galit ka pa sa kanya. Dahil sa pagsisinungaling niya sa'yo. Opo, naiinis po sa kanya. Ayoko na pong tumipis sa kanya. Alam mo, maiintindihan kita. Ganon din ako. Hindi ko kayang makaharap ang isang tao hanggat hindi kami ayos sa isa't isa. Hindi ko kasi kayang maging ipokrita. Kung gusto mo, sa kwarto ko na lang ikaw matulog. Okay lang po ba yun? Siyempre naman. Nakakalimutan mo na ba? Ikaw ang paborito kong pamangkin. Thank you po, Tita Katrina. Saan ka na naman nanggaling?
Rolly, pabigla-bigla ka naman magsalita. Eh, ginulat mo ko. Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nanggaling? Nanggaling lang ako sa tindahan. Naubusan kasi ako ng Yossi eh. Pero sandali lang naman ako nawala eh. Magsabi ka ng totoo, ha? Mahigit isang oras ako naghintay dito. Rolly, parang awa mo na. Huwag mo naman ako isang buka, Katrina. Sige na naman. May tinanong lang naman ako kay La Bebing eh. Wala naman kinalaman kay Katrina yun eh. Wala naman akong ginagawang masama eh. Maniwala ka. Anong ginagawa niya dyan? Bakit hindi kayo makasagot? May tinatago ba kayo? Julio, pwede ba? Pumunta kami dito para makapag-usap ng sarili namin. Kaya, iwanan mo na kami, ha? Hindi ko alam na nakaka-istorbo pala ako sa inyo. Sige. Sige, Rod. Gagawin ko to. Para matuloy naman ang kaligayahan. Gagawin ko to para sa'yo. Kaya huwag na huwag mong masasabi na wala akong ginawa para sa'yo. Ito, tandaan mo ha. Sa susunod, hindi na kita pagtatakpan. Ella? Anak? Ella? Buti na lang, hindi niya ho kayo na malayang umalis ng bahay. Pasensya ka na anak, may nilakad lang ako eh. Si Dolfo ho ba? Hindi. Eh, saan ho kayo nagpunta? Saka ko na lang sasabihin sa'yo. Nay, bakit po? Siya na yung balat mo sa likod ng panganak, ha? Opo. Yun ho ang sabi sa akin ni Aling Mami, eh. Nahit, bakit ho? Hindi na ho ba naaalala? Siyempre, naaalala. Ang mga balat na ganyan, hindi nakakalimutan ng isang ina. Thank you.
Sinabi ko naman sa'yo, Katrina. Pahirapan mo na ako. Gawin mo na ako anong gusto mong gawin sa akin. Huwag na huwag mo lang sasaktan ng anak ko, binabalaan kita. Ano? Binabalaan mo ko? Huwag mo nang gamitin si Ella sa labanan nating dalawa. Kung hindi. Kung hindi ano? Ang tapang mong magsalita, Marisa. Tumingin ka nga sa paligid mo. Nag-iisa ka na lang sa labanan ito. Wala nang lahat ang mga kakampi mo. Hindi ko kailangan ng sino man. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganon? Baka nakakalimutan mo na sa akin ang lahat ng alas, ang mga prueba, kung anong uring pagkatao meron ka. Isa kang oportunista, isang paksil, isang puta. Walang maniniwala sa'yo. Nakakasiguro ka ba? Si Katrina ito. Ano man ang sabihin ko, maniniwala silang lahat. Kaya kong ilabas ang lahat ng baho mo. Tulad ng pag-arkila sa'yo nila Emil bilang call girl na pang-aliw kay Leo. Hindi ako call girl. Binukot nila ako. Ang pag-iwan mo sa bahay ampunan ng sarili mong anak. At nang malaman mo na mayaman ang ama ng anak mo, inakit mo siya. Hanggang ma-inlove siya sa'yo at niyaya kang pakasal. Hindi totoo mga yan. Tapos, hinanap mo ulit si Ella. At para mas makasiguro ka sa kapit mo sa pamilya ng Rodriguez, nagkunwari kang ulirang asawa at ina. Pero kahit anong gawin mong pagbabago sa anyo mo, lalabas at lalabas ang tunay mong kulay. Hindi pa man malamig ang bangkay ni Leo, nakahanap ka na kagad ang bago mong kalaguyo. Wala kaming relasyon ni Paolo, wala! Wala kang kwentang tao, Marisa. At malalaman din ang lahat ang tunay mong pagkatao. Kung nanaisin ko, kaya kong patunayan sa korte na hindi ka karapat-dapat na maging ina para kay Ella. Ipipetisyon ko sa kanina na ilayo siya sa'yo. At kukunin ko si Ella